Parang ngayon lang ako nakakita ng expression kung gaano kasayang magkaroon ng ads. Yes! May nakanood ka na ba na nag-post ng ano, ng expression kung gaano sila kanood o reaction? Wala pa, ikaw pa. Parang kami pa lang. O diba, ang saya-saya, parang graduate ka for ilang-ilang buwan ba ako? January, February, March, April, May, June, July. Seven months! Thank you kay Jason Rubio kasi napabilis yung ano namin yung na-reach yung pag-graduate namin gawa ng mga eto mga workers namin, pero lingid doon, hindi lang doon, kasi bago pa man ako nung nagpunta dito, marami nang sumusuporta sa akin. Kaya ulitin ko sa inyo, salamat. Salamat sa suporta at sa paniniwala. Sabi ko nga nung una, hindi pala ganun kadali. Pero dumating yung time na bubulusok yung mga subscriber mo kasi nga may natutuwa, may napupulot ng aral, may nagtatanong, ganyan. So, thank you sa inyong lahat. Alam ko po na sa mga katulad kong small YouTuber, lagi po nating iisipin na mag-graduate din tayo. Sabi ko nga sa pananaw ko sa buhay, kapag may inumpisan ka, diretso mo lang, huwag kang titigil. Kasi once na tumigil ka, hindi ka makakarating sa paroroon. So, thank you! Hey guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko, paano ako nagsimula sa YouTube. I started December 31st, bago po mag-New Year, ay nakagawa po ako ng isang vlog. Dati may isa po akong video, pero hindi ko po alam, hindi ko pa po intention na maging vlogger po ako that time. But then, ako kasi, mabilis kasi akong maingit sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Example, yung naingit ako sa video ni Jason na gumawa siya ng video kasama ng mga video niya, kaya sabi ko, magtanong ako kung paano mag-edit ng ganun, so ganito, ganyan. Then I tried, so doon po nag-start yung pag-video ko. Kung makikita nyo yung mga una-una kong mga video, marami din po akong palpak, maraming hindi magagandang kuha kasi nga nag-uumpisa pa ako. Pero dumating yung time na talaga nagkusigido na po ako na matutunan kung paano mag-edit hanggang sa okay. Ay, tama na ba ngayon, di ba? Okay. Pero at least nagiging maayos naman po ang lahat. And then, I just want to thank you again sa mga nanood at lalong-lalo na sa sumuporta sa akin especially. And I think talagang nakuha ko yung loob niya kasi sabi nga niya sa comment niya na the same kami ng pananaw sa buhay, kaya hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako na i-kurso itong pagbibideo. So yun nga, siya po si Sister M na laging naggagabay sa amin. At doon ko natutunan yung mga bagay na hindi ko alam. And I'll never get tired of
isip kung ano yung mga content kasi I really enjoyed yung mga ginagawa ko, lalo na especially sa yung mga pag-share at mga tips and ideas na natutunan ko, kaya sinishare ko din sa mga videos ko na una, kaya umabot ako ng 7 months and I think na nakagraduate na ako. So yun nga po yung expectation namin. Magkaroon ng ads. And sabi nga nila, hindi pa ito yung katapusan. Pero ito pa lang po yung start ng mga pinagagawa namin. So marami pa pong process para makuha yung minimithi natin. So lahat naman tayo nangangarap ng simpleng buhay at magkaroon ng extra income. Ito nga yung income na wala kang puhunan, ang magiging puhunan mo lang is yung oras mo, tsaka yung bibig mo, at tsaka yung siyempre yung pagpuhunan ng mga videos. So wala ka pong kapital na bibitawan dito, kaya maganda po na gawin din natin ito. I encourage every one of you na kung meron ka rin lang naman na magandang cellphone at internet, why not na gamitin mo din at makatulong sa pagdating ng araw ng buhay mo, and malay mo maging artista ka din. So yun po ang naging encourage ko sa akin, and nakita ko sa mga small YouTuber na mga OFW din na katulad ko, inisip ko na kaya nila, sigurado kaya ko din. So yun po ang naging encouragement sa akin upang ipagpatuloy. Dati na pinapanghinaan na din po ako ng loob kasi parang wala lang sa ibang tao, pero dumating yung time na maraming natutuwa, maraming nagiging masaya sa mga ginagawa ko, kaya nagpursige po ako. And at the same time, nag-isip po ako ng paraan kung paano masuklian yung suporta na binibigay nyo sa akin. So yun po yung mga tips and ideas. Kaya muli po, maraming salamat. At always mag-focus lang po tayo sa goal natin and also sa mga dreams natin. Mahirap po talaga kapag nagpo-focus ka sa isang bagay na gusto mo at lumingon ka sa kaliwa at sa kanan, na nadidistract po tayo. Kaya advice ko lamang po sa inyo, huwag po tayong pa-didistract sa kapaligiran natin, bagkus yun ang gamitin natin na inspirasyon upang sa ganun ay bubulusok tayo paitaas. So yun lamang po, at naway pagpalain tayo ng Panginoon at lagi tayong magdasal para sa ikabubuti ng lahat, especially sa pamilya natin. Yun lamang po at salamat muli. God bless.